Mga kasambuhay, isang mapayapang araw sa inyo. Kilala tayong mga Pilipinong Katoliko na bumubuo sa humigit na 85% ng ating populasyon sa napakaraming tradisyon, kaugalian o mga popular religiosity o popular acts of piety o mga kinagawiang pagpapakabanal ngayong mga mahal na araw. Naririyan ang pasyon at pabasa, daan ng krus, visita iglesia, siete palabras, o sanahan sa linggo ng palaspas, pagmumuryon simula Lunes Santo hanggang Pasko ng Pagkabuhay, senakulo at pagpapasa ng krus, pupuwa o pagsusuot ng itim na damit at pagpapatong sa ulo ng dahon ng pupuwa, bulating o sakripisyo sa pamamagitan ng paglalagay ng putik sa katawan, nobisyo o nobisya o katisismo, panalangin at pagsasakripisyo ng mga namamanata, prusisyon at salubong. Hindi ba napakayaman at sadyang maipagmamalaki ang pananampalatayang Pilipino pagdating sa debosyon sa Hesukristong nagpakasakit, namatay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan? Ngunit waring ang mga ganitong mga kinagawiang pagpapakabanal ngayong mga mahal na araw, bagamat nagpapamalas ng pagkauhaw o pananabik para sa espiritual na pakikipag-ugnay sa nagdurusang Kristo, kung minsan ay humahantong sa mga panatisismo, superstisyon, pamahiin, maling pagpaparangal sa mga imahen. Sa makatuwid, nananatili sa pagiging musmos ang pananampalataya o mababaw ang anyo ng ating pagsamba. Higit sa lahat, hindi nagbubunga ang ating pananampalataya sa pang-araw-araw nating salita o gawa. Tila may malaking puwang sa pagitan ng ating panlabas na pagpapahayag ng pananampalataya at ng tunay na pagiging alagad ni Kristo, ang pagsunod kay Kristo sa pagkilos. Kaya naman ang paalaala o hamon ay laging andyan para sa ating lahat, maging mapanuri sa paggamit ng mga kinagawiang pagpapakabanal, gayon din magkaroon ng tamang saloobin o disposisyon. Dapat lagi itong nakasentro kay Kristo, humahantong sa liturhiya, at may malalim na kaugnayan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa kapayapaan, katarungan, at karangalan. Isa sa mga nabanggit na mga kinagawiang pagpapakabanal ngayong mga mahal na araw, ang prusisyon. Layunin ng prusisyon na una, isagawang lantaran ng pagpapahayag ng ating pananampalatayang Katoliko. Ikalawa, isa publiko ang pagpaparangal natin sa Diyos at ang ating patuloy na paghingi ng Kanyang gabay para sa bayan at sanlibutan. At ikatlo, ipagdiwang ang tagumpay ng Diyos at ng pananampalatayang Kristyanismo. Nakabatay sa banal na kasulatan ang tradisyong ito. Sa Lumang Tipan, may mga salmo na inaawit ang mga Israelita sa mga prusisyon habang umaahon sila patungo sa Templo ng Jerusalem. Nasa piling nila ang Diyos at ang prusisyon ay siyang nagiging pagpasok ng matagumpay na Diyos sa kanyang templo. Sa Bagong Tipan naman, matutunghayan sa apat na ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan, kung saan sinalubong si Jesus ng mga tao sa isang prusisyon sa pagpasok niya sa Jerusalem. Nabanggit rin ni San Pablo sa kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto ang pasasalamat sa Diyos na laging sumasama sa atin sa parada ng pagtatagumpay ni Kristo at sa pamamagitan natin ay kumakalat sa lahat ng dako ang bango ng pagkilala sa Kanya. Ayon sa mga alituntuning liturhiko ng ating simbahan, ang prusisyon ay isang katisismo na hayagang nagpapahayag ng ating pananampalataya sa Diyos at mga banal. Ito ay gampaning pangliturhiya ng simbahan, panghuli ang kultura, lalo na ang pangturismo. Karaniwang isinasagawa ang prusisyon ng mga imahen tuwing Miyerkules Santo, Biyernes Santo at Linggo ng Muling Pagkabuhay sa Salubong. Dapat na makaiinganyo ang mga imahen sa karosa upang maganyak ang mga namamanata at madla na manalangin, magnilay at magtika. Sapat na ang simpleng gayak sa karosa, subalit hindi naman bawal lagyan ng bulaklak.
Mainam na lagyan ng pangalan o name tag ang mga karosa upang lubos na makilala ang mga imahen, gayon din iwasan ng duplikasyon at daladalawang imahen na iisa ang tagpong ipinakikita. Ang lahat ng imahen na ipinuprusisyon ay pawang benditado at dahil dito, silang lahat ay sagrado at dapat igalang. Bago ilabas ang karosa, mabuting ayusin ang mga gagamiting lights and sound system. Kung mayroong musika, mainam na mag-ukol ng panahon sa pagdarasal, lalo na ang rosaryo. Kaya naman maaaring pagsalitin ang awit at panalangin. Makatutulong ng higit kung mayroong running commentary sa bawat istasyon upang lalong maunawaan ng mga tao ang ipinapahayag ng mga imahen o eksena. Ang mga tagpo sa buhay ng Panginoon ay dapat nakaayon sa Biblia o sa mahal na pasyon. Mainam na nagsisimula ang prosesyon kay Kristo na ating tagapagligtas at siyang ating tunay na tinutularan sa daan ng pagpapakabanan. Ang prosesyon ay hindi isang parada, fashion show o okasyon para magkwentuhan at magtawanan. Kaya naman ang mga namamanata ay kailangan magsuot ng maayos na damit at umiwas maging sanhi ng anumang kaguluhan. May kasabihan tayong mga Pinoy na sa hinaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Ang pagpuprosesyon natin ngayong mamahal na araw ay magbunga nawa ng malalim na pagmamahal at paglilingkod sa simbahan, ang sambayanan ng Diyos. Pinapaalalahanan tayo ng sulat sa mga Hebreyo. Kaya lagi tayong mag-alay sa Diyos ng hain na papuri na pagkilala sa Kanyang pangalan sa pamamagitan ni Jesus. Makiisa kayo sa pamayanan at gumawa ng mabuti. Ito ang mga haing kalugod-lugod sa Diyos. Tunay ngang mas mataas na uri ng kabanalan, ang pag-ibig at paglilingkod kaysa anumang personal na pamamanata. Ito po ang ating katisismo ukol sa prosesyon ngayong mamahal na araw. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay sa pagsamba at buhay. Ito po si Father Angelo Paulo Asperi ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. Pagpalain kayong lahat.